Gagawa tayo ng no-bake eclair cake! Yes, no-bake na naman ang gagawin natin. Di ba gusto nyo yon? Ako din gustong-gusto ko ang mga no-bake recipe. Para sa filling natin ay gagawa lang tayo ng vanilla pudding or vanilla custard. I-mix lang natin yan sa ating whipped cream tapos ay mag-arrange na tayo ng mga layers ng ating graham crackers at ng ating palaman. At para maging eclair na eclair, maglagay tayo ng chocolate ganache. Ayan, so unang gawin natin ay ang ating vanilla pudding. So nakapatay na muna yung apoy ha. Imi-mix lang muna natin lahat ng ating mga sangkap bago natin buksan ang ating apoy. So eto, meron tayong egg yolks. Ayan. Ang ating evaporated milk. Ang ating asukal. Ayan. Tapos ang ating cornstarch. So, ang gagawin lang natin ay haluin na muna ito mabuti until matunaw yung ating cornstarch. Ayan, natunaw na ang ating cornstarch. So, ngayon ay buksan na natin ang apoy. Ayan. At dapat continuous lang yung paghahalo para hindi mamuo or magkaroon ng mga buo-buo yung ating mixture. So, lutuin natin ito until mag-thick yung ating mixture. Ayan, makapal na siya. So, ngayon ay maglagay tayo ng konting vanilla essence. Ayan. Okay. Mix lang natin yan. And then, patayin natin ang apoy at ilagay natin ang ating margarine or pwedeng gumamit ng butter. Ayan. So, haluin lang natin ito until mag-melt yung ating margarine. Tapos ay ilipat natin siya sa isang bowl and then takpan natin siya ng cling wrap. Dapat yung cling wrap ay nakalapat doon sa ating mixture para hindi siya magkaroon ng thin film. Alam mo yung parang pag nahanginan, meron siyang parang manipis na film, ganun, parang plastic ganun. So para maiwasan yon, lagyan mo ng cling wrap or kahit anong plastic and then palamigin na muna natin. Ayan, kapag malamig na ang vanilla pudding, ay pwede na tayong mag-whip ng ating all-purpose cream. Ito ay chilled overnight. Tapos ay i-whip natin ito until mag-double ang kanyang size. Ayan, ito na ang ating cream. Ngayon naman ay i-fold natin yung ating vanilla pudding. So, ito na siya. So, ganyan yung itsura niya. Ayan. So, ganito yung ating vanilla pudding. Ayan. So, dapat malamig na yung vanilla pudding ha bago natin ilagay dito sa ating cream. So, tanggalin lang natin to. And then, i-fold lang natin yung ating vanilla pudding dito sa ating whipped cream. Ayan. Ayan, na-fold na natin lahat ng ating vanilla pudding dito sa ating whipped cream. Ngayon naman ay mag-arrange na tayo dito sa ating container. So, meron tayong graham crackers. So, i-arrange lang natin siya na parang gumagawa ka ng mango float. Ganon. Ayan, eto siya. Parang maganda kung ganyan. Ayan, so eto na yung first layer ng ating graham crackers. Ngayon naman ay maglagay na tayo ng first layer ng ating palaman. Ayan. And then spread natin siya. Pwede din na magpahid ka ng konting palaman sa ilalim para hindi gumalaw yung ating graham crackers. And then next, maglagay na tayo ng second layer ng ating graham crackers. Ayan, so tuloy-tuloy lang yung paglagay natin ng layers ng ating graham crackers at ng ating palaman. Eto na siya, ang last layer natin ay yung ating palaman. So ilalagay na muna natin siya sa chiller for mga 6 hours or 12 hours. Pero ako, overnight ko siyang ilalagay sa chiller bago natin ilagay yung ating chocolate ganache. And kung gusto niyo siyang inegosyo, ay pwede mo siyang ilagay sa mga clear packs. So, ayan. So, same running procedure. Arrange mo lang siya.
Unahin natin yung ating graham crackers. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng ating palaman. Para sa chocolate natin or ganache, meron tayong bittersweet na chocolate. Pwedeng gumamit ng milk chocolate or dark chocolate. Tapos, tunawin natin ito sa all-purpose cream. Ayan. Okay. So, dapat yung ating all-purpose cream ay mainit. Pero hindi masyadong mainit. Huwag yung kumukulo ha. Yung parang nagsisimmer lang siya. Ayan. So, haluin natin ito na mabuti para matunaw ang ating tsokolate. Ayan. So, ngayon ay ilagay na natin sa ibabaw ang ating ganache. Kalat natin. Tapos, ilagay na muna natin sa chiller. At ayan, eto na ang ating no-bake eclair cake! Ayan, so tikman na natin. Eto siya. Ooh! Alam mo yung lasa niya? Parang lasang expensive na parang hindi mo siya laging nakakain dahil hindi siya yung parang tabi-tabing pagkain or paano ba? Kasi diba pag sinabi mong mango float, available siya kahit saan, kahit kapitbahay mo nagbebenta, diba? So, very common. Eto hindi and magugustuhan to sa mga vegetarian na mga mahilig sa recipe na vegetarian ay oo and talaga magugustuhan nyo to. Hindi talaga siya yung usual na dessert yung laging mo nakakain. Well, for me ha, dahil dito sa amin hindi to laging available, hindi ko lang alam kung may nagbebenta ba sa inyo ng ganito lagi. And yung palaman niya ay parang siyang katulad ng Boston cream na filling, parang gano'n. Di ba may Boston cream cake na recipe? Magkalintulad talaga sila. Siguro doon lang sa mga measurements sila may kaibahan. And yung iba, hindi sila gumagawa ng from scratch talaga na pudding or yung vanilla na custard. Ang ginagawa nila ay vanilla pudding mix yung instant. So, ganon. So, kung meron kayong available na ganon, pwede din. Hindi ko lang alam kung okay ba yung lasa. Pero eto, thumbs up siya. And napakadali lang gawin. Hindi mo na kailangang mag-bake, di ba? Lulutuin mo lang yung vanilla custard natin or vanilla pudding. Tapos, arrange mo ng graham crackers. And kung gusto mo na cake layers, pwede din. Sana matry nyo to. And pwedeng-pwede to sa kahit anong okasyon. Oh, magugulat yung mga bisita mo. Dahil hindi nga siya common. And kung gusto mo na frozen siya, pwedeng-pwede ilagay sa freezer. I think mas okay din siya kung frozen. And ilalagay ko to sa freezer para pack na pack. And kung gusto mo na ibenta siya, gaya ng ginawa natin, inilagay natin sa mga clear packs. So, di ba? Okay na okay din ganun. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!